Welcome back, guys. All right, so flex lang ng muscle. Kala ko may tao. All right, guys. Flex lang ng muscles natin para warm up lang. Dito pa rin ako sa taas nila, tatay ngayon sa Melrex gym. Maganda dito mag-gym, guys, kaya kung ako sa inyo, punta na lang kayo dito sa Menrex gym kasi malapit na rin mag-summer, banat-banat na ng buto. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hard work o pagsisikap ng isang tao. Alright, so tungkol sa hard work, ang masishare ko sa inyo is nung nag-umpisa ako or simula nung pumunta ako dito sa Maynila. Okay, so nung pumunta ako dito sa Maynila, isa akong construction worker. Naglabor ako dun sa papa ko at the age of 16 hanggang sa nagka-edad na ako. Nung time na 22 years old na ako, nagko-construction worker pa rin ako. And then, pinagsasabay ko yung school ko, nag-aaral ako sa gabi at sa maghapon is nagko-construction ako. Alright, naririnig nyo ba, guys? Kasi medyo nasa ano kasi tayo sa kalsada kaya medyo maingay. Pero malinaw naman na yan. Okay, so yun, nag-aaral ako sa umaga ay sa gabi. Ang pasok ko sa construction is alas 8 hanggang alas 5 ng umaga, maghapon yun, at wala yung day off. And then sa gabi, ang oras naman ng pasok namin is 6, minsan 7, 7 to 11, 6 to 10, ganun. Marami rin akong mga kasama doon, mga working student din, mga nagtatrabaho sa Jollibee, sa mga fast food. Alright, so ganon din sila, hardworking students din sila, kagaya ko. O bakit ko sinishare sa inyo yung ganitong ano, ganito kung ano yung pinagdaanan ko dati? Ang gusto ko lang i-share to sa inyo para mas ma-motivate kayo sa pagtupad ng pangarap nyo at pag-abot ng goals nyo. And then, dun, sasabi ko nga, wala kaming day off from Monday to Sunday, araw-araw yun. Kasi sayang din naman yung kita, magkano lang din naman yung sahod ko nun. Siguro, 250 per day lang yung sahod ko nun sa construction. Maliit lang, kaya pumapasok kami ng 7 days para kumita ng medyo malaki-laki. Okay? Hindi naman ako nakatapos dun sa school ko kasi nagkaroon na ng problema. So wala nang financial, hindi ko na natapos yung last sem. Pero nakapaghanap naman ako ng trabaho ko. Dun, guys, ipinapakita dun yung hard work mo kung gaano ka ka-motivate na tapusin yung kurso mo o yung pag-aaral mo. Gagawin mo lahat kahit ano pang mangyari, kahit wala kang tulog, pagod na pagod ka, wala kang masyadong kain, ubos na yung pera mo, basta sa pangarap mo, gagawin mo yung lahat. Yun yung tinatawag na hard work. I-share ko sa inyo, may kilala akong isang boksingero, sikat na sikat to, yung pinakaunang boksingero, si Muhammad Ali. May kukumpara ko yung workout niya sa ibang nag-workout is medyo Uplevel talaga. Hindi mo talaga siya masusukat. Kasi ang hard work niya doon is may isang reporter, nabasa ko to, may isang reporter na nagtanong sa kanya kung nakakailang sit-ups siya. Yung sit-ups dun sa abs, kung nakakailan siya ng ganun, ilang exercise, ilang reps. Ang sabi ni Muhammad Ali is hindi daw siya nagbibilang hanggat hindi sumasakit yung abs niya.
Okay, doon pa lang makikita mo yung hard work ng isang tao. Kasi hindi siya nagre-rely doon sa counts or doon sa bilang. Diyan na yata si tatay. Yun. Ganun siya ka-hard, ganun siya ka-hardworking. Maabot lamang yung pangarap niya. Kahit gaano pa yung kasakit, kung gaano na kasakit yung abs niya, gagawin at gagawin niya pa rin yun hanggang sa maabot niya yung pangarap niya at siya ang at maging siya yung pinakamagaling. At yun, yun na nga, yun na din naman yung resulta. Magaling na nga rin naman talaga siya. Okay, so legend ng boxing. Alright, so hanggang dyan na lang muna guys. Bukas na lang ulit. Vlog pa tayo. Kasi promise ko sa inyo, araw-araw to. Abagan nyo na lang ako bukas. Okay, maraming salamat mga ka-Uplevel. Kung may natutunan kayo, please don't forget to comment here. And then ilagay nyo sa comment nyo is hardworking din ako. Okay, so please don't forget to subscribe and hit the notification bell below para updated kayo sa mga latest nating videos or vlogs. Okay, please don't forget to like this page as well. Alright mga ka-Uplevel, thank you so much.